Ayun po, magandang araw po sa inyo lahat at welcome again to JLAT Vlog at welcome again sa mga viewers po namin, sa mga naging prospect buyer po namin at sa mga naging kliyente po namin. Magandang araw po sa inyo. So ayun po, for this episode, andito po tayo ngayon sa bayan po ng Balungaw, Pangasinan at meron po kaming ipapakita po sa inyo. Ito po ay farm lot. Yan, farm lot naman po itong property na ito at ito nga po, itong road na ito ay farm to market road, papunta po sa barangay road, mga 300 meters lang po siguro ang layo niya sa barangay cemented road. At kagandahan po na ito ay malapit din po sa town proper ng Balungaw, sa Tiplex malapit lang din po, mga ilang minuto lang po ang kanyang biyahe. So ito na po yung property, nakarami, private property, no trespassing. Ayan. Ito po yung gate po niya at kagandahan po na ito, nakadirect po kami sa mismong may-ari. Ayan po, nakadirect po si Boss Jason, Jason Laorio. Siya po yung nakadirect sa mismong may-ari dito kasi siya po yung boss po niya. Ayan, si Boss Jason po ang may-ari po, ito yung boss po niya. Ayan, ito nga po, may gate na po. Ayan, ang entrada po ng property, ang estimate ko nasa mga 100 meters more or less. Ayan po, hanggang doon po, lagpas pa po ng tricycle. Ayan, itong property ay napakuran na po ito ng buo. Ayan, wala na po tayong babakuran, kundi i-maintain nyo na lang or gusto nyo pang i-improve, pwede pa po. Hanggang doon po sa part po na yun, pag ganun na siya. Ayan, ang shape po ng property ay rectangle po siya. Ay, square po pala, square, hindi pala rectangle, square po siya. Ayan, at dito po may mga tanim po silang mga niyog. Ang niyog po nito, nasa mga ilan yung niyog niya? 10 daw po, nasa 10 coconut tree. Ito nga po yun, nilista po nila yung mga nakatanim dito sa property. At ganun din po, ayan o, meron siyang apat na mangga na malalaki na. Ayan, isa dito, yan po ay Indian. Ayan po, ito po ay mga kinalabaw. Meron pong ano to, may isang CR. Ayan po yung CR, sa part na yon may kubo. At may mga tanim pa sila, iba-ibang mga puno nakatanim dito. Ayun po yung deep well, sa part po na yon. At ito nga po, ayan o, ganda o, lilim po sa part po na yan. Ayan. At ito nga po, sabi ko sa inyo totoo, itong property na ito ay clean title po ito. Buhay na buhay po yung nakapangalan sa title, no, extrajudicial. Dahil po, boss nga po nung, ni Boss Jason po yung may-ari po na ito. At meron po dalawang fish pan. Ayan, kasama na po sa bentahan yung laman. Lahat ng laman yung tilapia kasama sa bentahan. Kaya pag nabili nyo, pag nabili nyo po, ay mag-ihaw po tayo. Ayan. So, ayan, may mga saging po siyang mga tanim. May mga jimilina. At ito nga po, may mga... Oo. Ano to? Mga kalamansi po to. May tanim sila mga kalamansi. Ilan yung kalamansi niya, boss? Nasa 50, more or less. Ayan. May mga tanim pa sila, ibang mga mangga doon. Malilit pa nga lang. Mga ilan na yun, ano yung mga mangga na yun, boss, na tinanim nila? Kinalabaw tsaka katimon. Kinalabaw? Kinalabaw tsaka katimon. Halo. Halo, o yan. 35 na mga, ganun. At, apat na mature na mangga. Oo, apat na mature na mangga. Ito nga po yung ibang mga mangga. Ayan po. Ayan o, ang ganda po, ang ganda na ano, ang ganda ng property na ito. Buhay na po yung nakapangalan sa title. Ang presyo po ng property na ito, boss. Jason, ano sabi niya sa'yo? 3.5, negotiable. 3.5, negotiable. O yan po. Sabi po nung ano po ni Boss Jason, yung kanyang boss, ang sabing presyo 3.5 daw po, negotiable po yun. Ayan, with ETS daw po si Boss Jason. Ayan, talagang pinagkakatiwalaan po siya ng kanyang boss. Ayan po. Ayan, so ito na po, ito po isang fish pan na mas marami atin lang to, mas marami yung laman nito kaysa din sa part na ito, yung fish pan na ito. At itong part po na yun, may mga tanim po silang mga saging. Ayan po, mga nakabawad na po talaga itong property na ito. Ayan. Ayan. Yung mga ano, malaki yung ano niya. Dito ba yung kumuha ano? Nung nag-picnic tayo dito? Dito kayo kumuha? Ayan o. Oh. Dahil gumagalaw. Hindi mo papakain. Ganun lang yan o. Oh. Ayan po. Kasama na po sa bentahan yung laman po ng fish pan. Ayan po. Ulitin ko po sa inyo. Nasa 5,000 na po yung laman ng fish pan. So ayan po. Ipagpapatuloy ko lang yung pagkuha ng video sa property na ito. Medyo naglalag po talaga yung phone. Mainit po kasi. Kaya medyo tumataas yung temperature ng phone. So ito nga po, kasama po sa property ito. Ang dami pong time na mga fruit bearing po dito sa part na ito. Ano, may oranges na boss? May oranges? May orange daw po na tinanim, na walong puno ng orange na tinanim. At meron po silang mulberry sa part po na yan. Ito po yung mulberry. At doon po yung CR. May mga sampalok. Ayan, may mga ipilipin, may jimilina, may acacia.
At ito nga po yung kanyang rest house ng caretaker. Ayan po. Kung sakali mabili niyo property nito at gusto niyo pang at gusto niyo ipa-caretaker, yung dati na lang pong caretaker ang kunin po natin. Ayan, siya na lang ulit po mag-maintain sa property nito. Boss, ano reason ba nila binibenta? Bibili sila ng mas malaking property, ganun. Okay, oh. Ito po yung CR. Hindi niyo na po kailangan magpagawa ng CR, may CR na po. Yan po yung number one na kailangan pag bumibili po kayo ng property, CR po talaga. Ayan. So ito nga po, may bakod na po yan. Ayan. Buong paligid, ay buong palibot ng property, may bakod na po. Wala nang problema. At i-maintain nyo na lang kung gusto nyo pang i-improve. Mas maganda po. Ayan, konting improvement na lang ito. At ito nga po sa part na ito, oh, ang liwalas, ang ganda. Oh. Gandang ano. Tsaka yung damo niya, maintain na maintain, talagang inaalagaan talaga ng caretaker nito, yung kanyang damo. Ayan. Ano to? Ano to? Pine tree? Pine tree ba to? Oo, pine tree yan. Pine tree. Nagtanong sila ng pine tree dito. At ito nga po, may mga solar light po naka-install. Palibot. Palibot ng property. Kaya, no, hindi nyo po problema yung ilaw. Great. Well, dito nga po talaga walang ilaw, walang kuryente. Pero malapit lang po yung poste ng kuryente, mga ilang metro lang. 300. Mga 300 meters lang. At, tsaka may proposal naman, di ba? May proposal na maglalagay ng poste dito. Hintayin na lang. Semento na rin to. Oh, semento na rin yan eh. So may mga tanim silang mga grapes po dito. Ayan. Naka-dextrose po yung grapes nila. Kaya continue po yung ano niya. Yan, mas maganda to. Picking grapes na tawag doon. Parang sa may sila union. Ayan po yung deep well. Kitang-kita po dito. At kitang-kita rin po dito yung bundok ng Balungaw. Ayan po. Lapit-lapit lang po niyan. Mga ilang kilometro lang po ang layo po niya. At dito sa part po na ito, kitang kita lang po yung mga bulubundukin po ng Caraballo. Ayan no, kitang kita po dito, may mountain view na kayo. Maganda po yung ambience. At tahimik po yung lugar. At good for investment po ito. Good for retirement. At kung gusto nyong gawing farm lot o farm resort o bakasyonan, pwede po ito. Ayan. At ina-assure po namin talaga sa inyo na itong property na ito ay malinis po yung kanyang titulo. Ayan, a million updated. Ayan, dahil si Boss Jason po ang nag-asikaso niyan. Oh, si Boss Jason po nag-asikaso sa mga dokumento po nito kaya trusted po yan. Ayan po. Hawak po natin yung mga dokumento po nito. Pero yung title, nasa nila? Oo. Xerox sa akin. Xerox sa iyo, okay. Ito po, hindi po kasama sa bentahan niya na magagalit po yung caretaker. Ito po, may mga alagang aso po yung caretaker dito. Dalawa. Kubo. May dalawang kwarto yung kubo. May... parang pinaka-terrace siya. May terrace ka na dito. Dalawa yung terrace mo na. Ayan. At may kalamansi pa dito. Ayan. Tingnan mo, enjoy na enjoy po si Boss Alistair. Ito naman po, magpapakain po tayo ng tilapia ngayon para makita nyo po kung gaano karami yung kanyang tilapia na inaalagaan po ng caretaker dito. Ayun o. Magpapakain po tayo. Ayan. Kung gaano karami yung tilapia niya. Tingnan boss. Woo, dami o. Ayan, kasama po sa bentahan yan. Libre. Kasama na sa bentahan yan kaya... Pwede na tayo mag-ihaw kung sakali mabili niyo property na ito. Sa halagang 3.5, negotiable pa po yun. Ayan. Hindi po kayo lugi dito. Sulit na sulit yun po. Improve na yung property. Ayan. Ayan, hindi na, no. Sakto lang yung presyong ganun. May pinya sa doon sa baba. May matanim yung pinya? Ayan. So, ito yung part na ito. May matanim silang munggo pero na-harvest na. Ayan. Talong. Ito mga talong. May tanim sila dito. Okra. Ayan. Tapos saging na lakatan. Saging na lakatan. Wow. Ayan po. Hello. Hey, regrega mo, regrega. Ang dami oh. Dati. Ayan. Ayan po. Si Boss Jason po nagpapakain po siya ng tilapia. Ayan. Lagang. Ayan. Dapat din pa. Dami oh. Ayan. Kasama po sa bentahan, ulitin ko. At hindi na po problema yung ano, data okay connection. May ano po dito, mayroong cell site. Part po na yan. Dami oh. Malaki na po yan. Oh, malaki. Mga lima, apat na finger na ba? So, lima finger na. Oh, yung mga ganun. May apat, may lima. Pero may marami na rin anak. Oh, may mga anak na yung iba.
Pero sakto lang din kasi sa 5,000 di ba kamo iba doon nanganak na. Ayan. Kung gusto pa magpalagdag ng fish pan, pwede pa sa part po na ito. Pero sayang na yun. Pero mukha na yung dalawang fish pan. Pero dito sa part na ito, pwede pang gawing fish pan. Yung dami naman. Oo. Kaya may fish pan pa doon, di ba? Tambakan na lang yun. Ayan o. Ito po yung kanilang ano, silungan naman. Bahay nila. Water lily po yan. Ayan. Mga po, may mga solar po sila naka-install. Oh. Talagang palibot ng property. May mga solar. Part na yun. Sa part na saan iba? Doon pa iba eh. Ito nga po, sa part po na yan, malilim po siya. Maganda po siyang tambayan ng tanghali. Pag mainit yung panahon, maganda po dyan sa part po na yan. Ulitin ko sa inyo, itong property na ito. Inisukat niya, boss. Inisukat niya. 9,200 mahigit. At 10,200 mahigit. 10,200 po ito. Yung kanyang sukat, 10,200 mahigit. Sabihin natin 10,200 more or less na lang. Ayan. At 1 hectare po ito mahigit. At hindi na po lugay sa presyong ganun. 3.5. Develop na may mga talim po mga ano, prod bearing. Hindi na magbabakod. May gate ka na rin. May mini garden pa. Ayan. Ola, nabag na boss yung kanilang ubas. Sa harap pa lang, may mga buko na. Pag lumaki yan, maganda yung ano yan. Pwesto niya, maganda yung view niya dito sa part na to. Oh. Ayan. Sa mga naghahanap po ng ganitong mga property, ayan po. So ayan po, at hanggang dito po muna yung pagkuha ko ng video sa property po na ito. Ayan. Kung gusto puntahan to, schedule po natin. Samahan po namin kayo personal para makita nyo po kung gano'ng kaganda itong property na inaalok po namin sa inyo ngayon. Ayan. So hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa patuloy nyo pagsuporta sa Team Realtors. Ganun din po sa aming mga binablog na mga properties. Sa mga bago pa sa aking YouTube channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe po kayo. Libre lang po yan, walang bayad. Pakipindot na rin po yung notification bell para ma-update kayo. Baka mamaya may mga ma-vlog po kami ganitong property din na ganitong kaganda, baka maunahan na naman po tayo. Ayan, first come first serve. Kung sino unang makapag-down o mag-reserve tong property na ito, makapag-down nga po, yun nga makapag-down ng depende. Ayan, kausapin natin yung may-ari kung magkano pwedeng i-down para mas ma-reserve dyan yung property nyo. Eh kung gusto yung bilhin agad, wala naman pong problema. Ayan, wala pong problema. Ayan po. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.